Ang Chinese Civil War ay ang digmaan sa pagitan ng Kuomintang government ng Republic of China at ng Communist Party of China mula 1927 hanggang 1949. Pansamantala itong nahinto dahil sa Japanese invasion sa China, pero nagpatuloy matapos matalo ang mga Hapon sa digmaan hanggang sa makontrol ng mga komunista ang mainland China at itinatag ang People's Republic of China noong 1949 na siyang dahilan sa pag-atras ng mga leaders ng Republic of China sa isla ng Taiwan. Ang dalawang gobyernong ito ay parehong nagki-claim na sila ang legitimate na gobyerno ng buong China. Ito ang kwento ng Chinese Civil War, digmaan ng magkaibang ideolohiya, labanan sa pagitan ng mga komunista ni Mao Zedong, laban sa mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1936, ang Civil War sa pagitan ng mga komunistang Chino at mga nasyonalista ay nasa mahigit 10 taon na nilang pinaglalabanan. Pero nahinto ito dahil sa pagdating ng mga Hapon sa China. Unang sinakop ng mga Hapon ang Manchuria noong 1931, 8 taon bago sumiklab ang digmaan sa Europa. Umatras naman ang mga Manchurian Army sa mga kalapit na probinsya nito na siyang nagbigay ng idea sa mga Hapon na madali nilang masasakop ang buong China dahil ito ay hindi nagkakaisa. Sa pananaw naman ng mga Chino na iisa lang ang solusyon para mapigilan ang pag-advance ng mga Hapon sa kanilang bansa ay kung magkakaisa ang mga komunista ni Mao at ang mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek na siyang makikipaglaban sa mga Hapon bilang iisang pwersa na siguradong mapapalayas nila ang mga mananakop sa kanilang bansa. Pero ang problema sa sitwasyong ito ay si Chiang Kai-shek dahil sa kanyang paniniwala ay mas malaki ang threat ng mga komunista ni Mao sa China kesa sa mga Hapon. Habang naghahanda ng mag-advance sa mga Hapon sa Northern China noong 1936, si Chiang Kai-shek ay finokus naman ang kanyang pwersa laban sa mga komunista para tapusin ang pwersa ni Mao para ma-unite niya ang bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inutos nito sa kanyang general na si Zhang Juliang na mas kilala sa tawag na The Young Marshal dahil bata pa ito, napalibutan ng stronghold ng mga komunista sa siyudad ng Yunnan at atakihin ito. Pero sa halip na pumunta sa Yunnan para atakihin si Mao, pumunta ang binatang general sa siyudad ng Xi'an para sikretong makipagpulong sa mga komunista. Ang Xi'an ay isang ancient na siyudad ng China. Ito ay naging kapital ng mga Chino sa mahabang panahon. Ang pinakaunang imperador ng China ay nagtayo ng kanyang palasyo sa Xi'an at doon din ito inilibing. Ang siyudad ay saktong-sakto para maging sentro sa pagtatag ng modernong China. Si Marshal Zhang ay isang Manchurian at gusto nitong gumante sa mga Hapon dahil sa pananakop nila sa kanyang home province ng Manchuria at alam niyang hindi niya makakamit ang kanyang paghihigante sa panig ni Chiang Kai-shek, kaya ito lumapit sa mga komunista sa Xi'an. Habang si Chiang Kai-shek ay walang kalam-alam na sa pangyayaring pakikipagpulong ni Marshal Zhang sa mga komunista at hindi ito umatake sa Yunnan, pinuntahan kaagad ito ni Chiang Kai-shek sa Xi'an para personal niyang pamunuan ang pwersa ng binatang general at umatake sa Yunnan. Pero nang dumating si Chiang Kai-shek sa Xi'an, inaresto ito ni Zhang at nagpadala ng sulat kay Mao na hawak niya si Chiang Kai-shek. Nagdebate naman kaagad ang mga komunista kung ano ang gagawin nila kay Chiang Kai-shek, kung ikukulong ba nila ito or i-exile or papatayin na lang nila. Pero sinabi ni Mao na hindi threat si Chiang Kai-shek sa China, kundi ang totoong threat sa kanilang bansa
ay ang mga Hapon. Pinuntahan ito mismo ni Mao at sinabi sa kanyang kalabang si Chiang Kai-shek na kung hindi tayo magkakaisa ay babagsak ang buong China sa mga Hapon. Ang tanging hiling ko lang ay huwag mo nang kamuhian ang mga komunista dahil tayo ay iisang lahi lang na dapat magkaisa laban sa mga mananakop. Tinanggap naman kagad ito ni Chiang, pero ang totoo ay wala naman talaga siyang opsyon na tumanggi. Pagkatapos ay bumalik ito sa kanyang capital city sa Nanking. Pero noong August 13, 1937, numatake ang mga Hapon sa Shanghai. Napakaraming mga Chino ang namatay sa pangatakeng ito ng mga Hapon. Pagkatapos ay dumiretso ang mga mananakop sa syudad ng Nanking at naghasik ng lagim sa syudad. Sa loob lamang ng 3 buwan, pinatay ng mga Hapon ang mahigit sa 200,000 na mga Chinong sibilyan sa lugar at ginahasa ang mahigit sa 20,000 na kababaihan. Sinunog pa ng mga Hapon ang syudad. Habang sa norte ay natake rin ang mga Hapon ng Jihol at Yangtze, pero nakainkwentro ng mga Hapon ang combined force ng mga komunista at nasyonalista ng China sa lugar. Habang sa Pengchenguan, nagkunwaring umatras ang puwersa ng mga nasyonalista nang paparating na mga Hapon sa lugar hanggang sa mapunta sila sa isang mountain pass at natrap ang mga Hapon na wipe out naman ng mga komunistang Chino na sanay-nasanay makipaglaban sa mga bundok. Ang labanan sa Pengchenguan ay ang unang pagkapanalo ng combined force ng mga Chino sa digmaan. Pero madaling nasakop ng mga Hapon ang ibang lugar ng China, lalo na sa mga coastal areas at mga manufacturing cities nito. Dahil na rin sa kulang sa kagamitan ng pwersa ng mga Chino at limitadong budget, kaya madaling natalo ang kanilang pwersa laban sa mas advanced at well-equipped na mga sundalo ng mga Hapon sa mga huling buwan ng 1937 na ayon sa mga Hapon sa kanilang report sa Tokyo na nasakop na nila ang buong China. Pero sa bahaging West China ay prinuklama ni Chiang Kai-shek na hindi pa tapos ang laban. Habang sa mga bulubunduking bahagi ng Northwest China, ang stronghold ni Mao Zedong at ng mga komunista ay nanatiling unconquered. Kaya nagpatupad ng guerrilla warfare ang dalawang puwersa laban sa mga Hapon na kung saan sanay na sanay ang puwersang komunista ni Mao sa ganong klasing digmaan. Kahit na nasakop na ng mga Hapon ang karamihan sa mga importanteng syudad ng China noong 1937, ay hindi nila magalaw ang isang parte ng Shanghai kung saan merong mga settlements ang mga Amerikano at iba pang mga European na bansa. Ang lugar na ito ay may status na colonies at kilala sa tawag na Island Shanghai. Ang lugar na ito ay siyang naging sentro ng mga espiya sa iba't ibang bansa para manmanan ang bawat isa sa kanila, lalo na mga Hapon na siyang pinalibutan ng buong lugar. Habang sa bahaging norte ng China sa Yunnan ay ang headquarters ng mga communist spies ni Mao, andun din ang mga sundalo nila, karamihan sa mga ito ay mga magsasaka at mahihirap na Chino. Pero ang pwersang ito ay napaka-successful sa guerrilla warfare. Isa sa dahilan kung bakit napaka-successful ng pwersa ni Mao ay dahil sinusunod nila ang mga nakasulat sa ancient na libro ni Sun Tzu, ang Art of War, na siyang napaka-epektibo sa digmaan. Inaatake nila ang mga rilis ng tren ng mga Hapon na siyang nagbibigay ng malaking problema sa mga kalaban. Dahil napuputol ang kanilang supply lines at inaambush ang mga nag-a-advance na mga Hapon at kinukuha mga armas ng mga kalaban at bigla na lang silang naglalaho sa mga kagubatan at mga villages, kaya napakahirap pulihin ng mga komunista. Pero higit sa lahat ay suportado si Mao ng Soviet Union, pinapadalhan sila ng mga armas at nagbibigay ng training sa kanyang mga troops. Pati na ang pag-iispiya ay dinuturo ng mga Soviet sa mga komunistang Chino sa headquarters nito sa Yunnan. Mas lalo pang tumatag ang kanilang samahan dahil sa espiya ni Mao noong 1941 na nakipaghalubilo sa isang German sa Island Shanghai na nagyabang tungkol sa kanilang Operation Barbarossa o ang planong invasion ni Hitler sa Soviet Union.
na siyang inireport naman kaagad nito kay Mao at inireport naman kaagad ni Mao kay Stalin sa Moscow. Samantala si Chiang Kai-shek ay inutos sa kanyang mga espiya na manmanan din ang mga komunista ni Mao, isa na dito ang kilabot sa mga Chino na si Dai Li, isa sa mga major general ni Chiang Kai-shek. Pinamunuan ito ang Bureau of Statistics and Investigations ng Kuomintang Party. Meron itong mahigit sa 300,000 mga espiya na nakakalat sa buong China at Japan, pati na sa Southeast Asia na suportado ng mga Amerikano. Si Dai Li ay napaka-loyal kay Chiang Kai-shek na kinamumuhian ang mga komunista. Na siyang kinamumuhian din siya ng mga komunista dahil sa kanyang kabutalan sa kapwa Chino. Pero dahil hindi mapuksa ng mga Hapon ang guerrilla forces ni Mao at ang puwersa ni Chiang Kai-shek, inilipat nila ang kanilang focus sa Pacific at sorpresang inatake ang Pearl Harbor sa Hawaii noong 1941. Na siyang dahilan ng pagpasok ng Amerika sa pangalawang digmaan sa mundo, naging partner naman ng Amerika ang China sa digmaan, pero si Chiang Kai-shek lang ang kanilang kinikilalang pinuno ng China. Nagpadala ito ng maraming pera at mga military equipment sa mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek na sa India ay dinadaan dahil kontrolado ng mga Hapon ang coastal area ng China. Pero itinatag ang isang ahensya ng gobyernong Amerika na para din sa intelligence na pinamumunuan ni General William J. Donovan ang OSS or ang Office of Strategic Services, ang precursor ng CIA or Central Intelligence Agency. Kakaiba ito sa mga espiya na kaalyado ni Chiang Kai-shek dahil nagpo-focus ito sa mga propaganda na ipinapakalat sa buong China. Higit sa lahat ay gusto ni Donovan na hindi siya pakikialaman ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek at sa militar ng Amerika. Gusto niyang maging independent sa paggalaw niya sa China, kaya nagipag-alyansa ito sa mga komunista sa bahaging norte ng China. Noong December 1943, nagpadala si Donovan ng sulat kay Mao na makikipagpulong siya sa pinuno ng komunista sa headquarters nito sa Yunnan para makipag-alyansa. Sinagot naman kagad ito ni Mao na ang Chinese Communist Party ay handang makipag-alyansa sa mga Amerikano. Habang si Chiang Kai-shek ay nahihirapan pa rin talunin ng mga Hapon kahit na pinadalhan na ito ng ilang milyong dolyar at maraming military equipments, walang progreso sa kanyang puwersa, hindi nila kayang talunin ng mga Hapon. Nagbigay ito ng malaking pagkabahala sa mga Amerikano at pagkadismaya dahil hindi ito organized at walang insaktong plano. Higit sa lahat ay ayaw gamitin ni Chiang Kai-shek ang karamihan sa kanilang military equipments na binigay ng Amerika laban sa mga Hapon dahil ayon sa kanya na gagamitin lang daw mga ito laban sa mga komunista ni Mao pagkatapos ng digmaan sa mga Hapon. Para sa mga nasyonalista, ang totoong kalaban talaga nila ay ang mga komunista ni Mao, hindi ang mga Hapon. Dahil dito nagkaroon ng pagdududa ang Amerika sa kakayahan ng mga nasyonalista. Kaya nagsimula silang magplano na suportahan ang mga komunista ni Mao dahil para sa kanila ay mas effective ito kahit na kulang sa kagamitan. Ipinatupad ng Amerika ang Dixie Mission, lumipad papuntang Yunnan ng mga Amerikano sa communist stronghold ni Mao para simula ng formal na pagkikipag-alyansa nila sa mga komunista ng China. Binigyan ni Mao ng magandang welcome ang mga Amerikano at inaliw sa kanilang pagbisita sa kapital ng mga komunista. Nakita rin ng mga Amerikano kung gaano ka-organize ang mga sundalo ni Mao sa pakikipaglaban at higit sa lahat ay planado ito kung umatake sa mga Hapon. Dahil dito nagsimulang ilipat ng mga Amerikano ang mga military equipments na kanilang ipinapadala sa China na para sana kay Chiang Kai-shek ay napunta na sa norte sa puwersa ni Mao sa Yunnan. Bumilib pa ang mga Amerikano kay Mao sa paggamit nito ng cash na kanilang ibinibigay dahil ginagamit ito sa pambabribe ng mga tao para makakuha ng impormasyon laban sa mga Hapon. At ginagamit ng mga komunista ang lahat ng mga military equipments na binibigay nila laban sa mga Hapon. At higit sa lahat ay napaka-open ito sa mga Amerikano. Lahat ng kanilang plano ay inilalatag sa harapan ng mga Amerikano na siyang nagpapakita ng tiwala ng mga Chino sa mga kano na sila ay may iisang layunin ang talunin
ang mga Hapon. Dahil sa open policy ni Mao, nagsimulang i-recognize ng mga Amerikano ang Communist Party ng China bilang ang legitimate na gobyerno ng bansang China. Nagtagumpay pa ang mga komunista kasama ang mga Amerikano sa kanilang pag-atake na Maladeydey sa Shandong Peninsula na okupado ng mga Hapon sa pamumuno ni General Li Mao na si General Chudei. Dahil sa tagumpay na ito, inimbitahan si Mao Zedong kasama ang kanyang second in command na si Zhao Enlai papuntang Washington. Sinagot naman ito ni Mao na sila ay nagpapasalamat sa pag-imbita sa kanila. Noong November 1944, isang coded telegram ang ipinadala sa Washington mula sa Yunnan na nagsasabing ang misyon nila sa China ay tagumpay kasama ang mga komunista na merong magandang epektong pampolitika. Ang pulisiyang ito ay yayakapin ang lahat ng mga Chino dahil sa napakagandang layunin ng mga komunista sa kanilang bansa na siyang magbibigay prestige sa Amerika. Pero umabot sa mga nasyonalista ang balitang makikipagpulong si Mao Zedong sa presidente ng Amerika na siyang nagbigay ng pagkabahala sa mga nasyonalista. Kaya sinabotahe ni Dai Li ang planong ito dahil sa kanilang paniniwala ang kanilang kalaban ay ang OSS at ang mga komunista. Habang ang American ambassador ay dinala sa kapital ng mga nasyonalista at binigyan ng isang malaking party ni Chiang Kai-shek at Dai Li, ipinakita pa nila ang kanilang mga sundalo na armado ng mga armas na kanilang itinago para sana sa mga komunista na bigay rin sa kanila ng mga Amerikano. Nagdesisyon naman kagad ang ambassador at sinabi na ang Nationalist Party ni Chiang Kai-shek ang totoong pag-asa ng China. Nagbigay pa ng babala si Chiang Kai-shek sa Amerika na kapag hindi nila ititigil ang kanilang suporta kay Mao, ay makikipag-negotiate siya sa mga Hapon na hindi kasama ang Amerika. Dahil sa mga oposisyon na ito, inabando na nila ang planong pagbabiyahe ni Mao sa Amerika at ipinabalik sa US ang lahat ng mga Amerikanong kasama sa Dixie Mission. Iniwan nila si Mao at pinili si Chiang Kai-shek. Noong August 1945, pinirmahan ng mga Hapon ang kanilang unconditional surrender na siyang tumapos sa pangalawang digmaan sa mundo. Pero sa mga bulubunduking bahagi ng Northern China, alam ni Mao na hindi pa tapos ang kanilang pakikipaglaban, lalo na't suportado ng US ang mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek. Nalaman ni Mao sa kanyang mga espiya na nagpapadala ng armas at mga kagamitang pangdigma ang US sa kapital ni Chiang Kai-shek. Ilang mga nationalist troops pa ang inililipad ng US planes sa iba't ibang strategic points sa China na siyang nagbigay bahala kay Mao. Isang reporter ang pumunta kay Mao para sa isang interview at tinanong ito tungkol sa kanyang sitwasyon sa Amerika. Pero kalmado itong sumagot sa reporter at ngumiti at sinabing, "Kinaya naming makipaglaban sa mga Hapon gamit ang mga lumang armas na ito, kaya din naming labanan ang mga Amerikano." Pinadalhan ng ilang bilyong dolyar si Chiang Kai-shek ng Amerika para tapusin ang mga komunista, pero dahil sa korupsyon at fraud, natalo si Chiang Kai-shek ni Mao kahit na wala itong suporta sa kahit kanino. Karamihan din ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek ay lumipat sa puwersa ni Mao dahil nakikita nilang mas totoong nakikipaglaban ang mga komunista para sa kanilang bansa, hindi katulad ng mga nasyonalista na pangsariling interes lang ng mga lider ang inuuna hanggang sa bumagsak ang buong mainland China sa ilalim ng kontrol ni Mao Zedong. Noong 1949, tumakas si Chiang Kai-shek sa mainland China at lumipat sa isla ng Taiwan kasama ang kanyang natitirang sundalo at mga followers nito. Noong October 1, 1949, idideklara ni Mao Zedong ang bagong gobyerno ng China, ang People's Republic of China na siyang sinuportahan ng lahat ng Chino sa mainland China except sa isla ng Taiwan. Naging anti-American ang gobyernong ito at isang taon lang ang makalipas nagharap ang pwersa ni Mao at US sa Korean War.
na pag-isa ni Mao ang kanyang bansa laban sa mga mananakop traitor, pero hindi sumuko nakipaglaban para sa kanyang bansa at napatalsik ang mga nasyonalista sa mainland China. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.